What's up mga Repa? This is Kuya Nikki again nagbabalik. And today, tayo ay nagluto ng gisadong munggo na may aroma ng smoke na tinapa at saka ng lasa ng hipon at saka ng pork. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure kung paano lutuin ito. So paano? Tara, sumahan niyo ako at atin ang lutuin ito. Okay mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto ng special gisadong munggo. So ang ginawa ko dito, nilaga ko lang yung munggo at sinabay natin sa pagpapalambot yung ating pork liempo. In that way, yung broth or yung katas ng ating pork liempo ay humalo sa ating munggo, which is nagpapadagdag sarap sa ating nilutong gisadong munggo. 2 cups yung gamit kong munggo, habang naman ang ating liempo ay 1/4 kilo. Ang dami ng tubig ko rito ay as long as lubog yung ating munggo at liempo, okay yun. Ngayon kung kukulangin ng tubig, dagdagan natin ng pakonti-konti. So sa loob ng 30 minutes, less or more, depende yan kung malambot na ang ating liempo. At pag malambot na ang ating liempo, isa-set aside natin yan at hiwain ng maliliit kasi isasabay pa rin natin yan sa pag-isa, mga kaibigan. So move na tayo sa next step, mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ito yung second step natin. So bumili rin pala ako sa palengke ng halagang 30 pesos na hipon, yung maliliit lang mga kaibigan. Binalatan ko siya, tinanggal ko yung ulo at saka yung balat. Pinagsama-sama ko siya at aking itong nilaga. Ang purpose ito is para ma-extra ko yung kanyang katas o yung shrimp broth. So pakukuluan natin yan hanggang mag-color orange siya. Tapos i-filter lang natin. Tapos kunin lang natin yung pinaka-juice niya at gagamitin mamaya. Ngayon ito yung next step natin mga kaibigan. Yung nabalatan nating hipon ay ating itong pipito ng bahagya. Ngayon, iintay lang natin ito magkulay pula o mag-orange, mga kaibigan. Kapag color orange siya o pula, sign na yun na luto na yung ating hipon. Pwedeng isama sa gisa to or pwede natin ito ipang toppings pang baking, mga kaibigan. So, yun ang magiging purpose nito. Tapos yung katas niya, yung sa balat tsaka sa ulo, yun yung juice na may, mamaya isasali natin yan dun sa ating pagluto sa bandang huli. Kasi ito, bumili rin ako sa palengke ng 3 pirasong galunggong na tinapa. Tinapang galunggong mga kaibigan. Hinimay-himay ko lang ito, tinanggal ko yung tinik at ating itong pipituhin din ng pakonte. In that way, mapapaputok natin yung amoy niya, yung aroma niya, yung smoky flavor niya. Tapos medyo malutong yung ating gisadong munggo pag hinalo natin yan mamaya sa toppings din. Pero may iba rin akong portion na ihahalo sa panggisa, mga kaibigan. Para talaga yung lasa ng tinapang galunggong ay ma-utilize natin talaga. So ito, set aside natin ito, mga kaibigan, at move na tayo sa next step. Okay, mga kaibigan, mga Repa. Ito na yung last step natin dito. So ito, nagpainit lang ng kawali at naglagay tayo ng pampadulas, which is yung ating mantika. So pag mainit ang ating kawali, tayo magkikisa dito. So meron ako nitong medium size na sibuyas mga kaibigan. Minins lang natin o ginayat ng maliliit. So gigisayin lang natin ito hanggang maging translucent siya or parang mukha siyang nalantana. Tapos sinunod ko rito yung ating bawang. Gumamit ako siguro dito ng mga 6 to 8 cloves of garlic. So pinikpik natin yan at iniwan natin ng maliliit mga kaibigan. Ngayon inuna kong sibuyas. Kasi ayoko maging tostado yung ating bawang. Gusto kong makuha ko yung kanyang katas at may halo natin sa gisadong munggo. Pagkatapos yan, hinaluan ko rin siya ng 3 kamatis na ating hiniwa na maliliit din mga kaibigan. So gigisay lang natin to hanggang sa malanta yung ating kamatis. Tapos hinaluan ko rin siya ng 2 tablespoon ng patis o 2 kutsarang patis mga kaibigan. Sinama ko siya sa gisa. So yan, patuloy lang tayo sa pag-gisa dito hanggang sa parang matutulog na yung ating kamatis. In that way, talagang napapalabas natin yung natural na sarap ng ating mga sangkap like yung kamatis, bawang at sibuyas. Kasi ito yung kaninang sinama natin sa pagpapalambot. Ito yung aking 1/4 kilo na liempo. Inayad ko ng maliliit siya mga kaibigan at hinalo ko pa rin siya sa panggisa. So, ayan. Masasabi ko sa inyo mga kaibigan, pag ginawa nyo itong technique na ito, ay talagang pagkasarap ng inyong nilutong gisadong munggo. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng ibang isda kasi ito pa lang ay kumpletong ulam na. Pagkatapos yan, hinalo ko na rin dito yung portion ng ating piniritong flakes ng tinapa at yung ating pinirito ng bahagyang hipon. So hindi ko nilahat siya kasi yung iba, dahil nga nagbablog nga ako mga kaibigan, gusto ko siyang gamitin pang plating.
Pero para kung pagtapos naman yan, pinaghalo-halo ko na yung mga kaibigan. Para talaga yung mga sariling sarap ng lasa nila, eh maghalo-halo dito sa ating isang linggo. Pagkatapos yung tinimplang ko siya ng 2 teaspoon ng ground pepper. Tapos ito yung ating katas. Ayan yung pinagpakuluan natin ng balat ng hipon tsaka yung ulo ng hipon. Pipit-pitin mo yung mga kaibigan para talagang natural na lasa ng shrimp flavor eh humalo sa ating sabaw. Tapos yan, dinagdagan ko siya ng tubig, mga kaibigan. Konting-konti lang, siguro mga 3 tablespoon lang yun eh. Tapos ito, hinaluan ko siya ng shrimp cube, mga kaibigan. Yung nor, kasi para makuha natin yung umami taste, mga kaibigan. So, depende sa inyo yan, pwede kayong gumamit ng kahit anong pampalat na gusto nyo. Tapos ito, sinalin ko na rin dito yung ating nilagang munggo, mga kaibigan. Na may lasa na rin siya ng pinagpakuluan ng pork liempo. So, imagine nyo yung lasa niya, mga kaibigan. Pagsubo nyo yan, malalasahan nyo yung amoy ng tinapa, lasa ng hipon, tsaka nung yung broth ng pork ay talagang pagkasarap-sarap, mga kaibigan. Ito, hinalo ko na rin yung tinapa uli dito para talaga yung aroma niya ay amoy na amoy. Hindi kamahalan ito, mga kaibigan, kasi yung halaga ng tinapang binili ko ay halagang 30 pesos. Yung hipon na binili ko ay halagang 30 pesos din. Tapos yung 1/4 kilo na liempo, ayun, halagang 100 pesos. Tapos yan, dinagdagan ko pa ng isa pang shrimp nor cube kasi marami ako naluto rito. Ang serving nito parang halos 1.5 kilo rin yung aking naluto rito na munggo. Matipid tong lutong to at marami kayong mapapakain at mapapasaya pag ito niluto nyo, mga kaibigan. Tapos ito, hinalo ko na rin yung ipon dito. Kasi hindi ko siya sinama sa umpisa pa lang kasi iniiwasan natin siya mag-overcook. So ganyan yan karami yung love daw niya, mga kaibigan. Pero once nilagay yun ng chicharon yan, eh lalapot na yan, mga kaibigan. Tapos ito yung daon ng ampalaya. Sinali ko kasi almost done na tayo sa pagluto dito, mga kaibigan. So ganito lang kasimple ako magluto ng gisado munggo. Naway subuan nyo itong technique na to at garantisado ko sa inyo magugustuhan ng inyong pamilya ang pagkakaluto ng ganito. Ngayon, lalapot pa yan, mga kaibigan. Sa bandang huli, lalagyan ko pa ito ng chicharon pero sa toppings lang yun. So again, this is Kuya Nicky. Gusto ko na magpasalamat sa inyo, mga kaibigan, sa inyong support. So mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman kayo mag-subscribe, hit ang notification bell, mag-like, mag-comment. At sobrang appreciated yun, mga kaibigan. So till next video, this is Kuya Nicky. I just wanna say thank you so much everyone and have a good day.